This project is along the highway. This is the Riley model house. Very affordable, and look at this. It's nice and perfect. Watch this. Hello guys, good morning. And nandito ulit tayo ngayon sa Riverlane Trail dito sa Barangay Tapia. So if you are familiar with this Governor's First Drive, so yun po may danaan dumaan na bus. So this project po is nasa 191 units lang na available. And lahat dito guys, mga solo houses at konti na lang po ang available dito. So this is the project of Antel, a mid-class project ng Antel. Yung kanilang pinakamaliit na bahay is this one, which is the Riley model. Ang model house po is ongoing pong ginagawa guys, so hindi tayo makakakuha ng picture. Yung nasa gitna po, this one, no? Nasa gitna. But tingnan natin ngayon yung ongoing construction na po ng bahay, this one, no? The same model. So this house po, Riley, at least may lote kang 96 square meter to 100 square meter. So if you have 120 square meter, mas malaki pa yung excess lots mo. And this is the actual construction ng bahay guys. So ito po is a traditional way, buhos type. 8 months po itong ginagawa. Ang floor area nito po nasa, so with the floor area of 75 square meters. So with the floor area of 75 square meters and with a lot area of 96 square meter, pero ang available natin na lot area ngayon is 96 isa. Nasa 3.9 yung total contract price. So it has 3 bedroom, 1 maid room, 3 toilet and bath, and provision for 2 car garage. No, check natin yung actual construction itong bahay na ito guys. Alright, pasukin natin. This is the, actually po may ari na po ito. So ang pinaka septic tank na bawat bahay po, meron kang sariling septic tank, no? Kanya-kanya tayong septic tank. Ang common area lang po natin is yung atin pong kalsada, basketball court, and amenities. Alright? So ito yung pinaka facade. So 8 months po ginagawa yung bahay na ito. So meron po tayong available dito guys na isa na 3.9, no? House and lot package. Okay. So pagpasok nyo, so ito yung pinaka main entry. So ito siya guys, now, this is your receiving area, and then your dining area, meron kayong kitchen area. So punong-puno ka ng ventilation kasi yung mga bintana malalaki, no? Malalapad. Tsaka medyo modern yung dating niya. Then dito po sa ibaba, you have this maid's quarter. Ayan siya guys. Ayan, may maid's quarter. Then dito sa likod, meron ka nitong 2 meters pa na setback, which is ito guys. Now later on, pag nakalipat ka na, pwede mo siyang i-improve. Actually, meron na rin siyang switch dito na nakaabang. No, pag in case na magpapa-extend ka ng bahay mo o maglalaba ka, meron ka na ditong parang laundry area. So ito yung likod ng bahay po. Then pasukin natin sa taas. So dito sa ibaba, meron ka isang room 1. And then may isang common CR dito sa ibaba. This one. Meron na rin siyang exhaust, no? Nakikita niyo po. Okay, so akitin natin sa itaas po, no? So sa itaas meron kang 3 bedrooms. Okay, wait lang guys, bilangin natin kung oro, plata, mata, no? So ito yung ating mga hagdanan, bato lahat siya. Pero aayusin yan, lalagyan niyan siya ng wood plank. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata. So, okay pa din, no? At least plata siya. Sa itaas, yung flooring natin is naka-tiles na. And then, meron ka ditong hallway. Actually, maganda itong bahay ito, maaliwala. So, maganda. Maganda yung maganda layout nito. Okay, sa itaas, meron kang 2 toilet. This one. Inaayos siya guys. May ventilation. Then, dito sa itaas po, meron kang 3 rooms. Check natin yung mga partitions nito guys, no? Yung partitions natin po is a gypsum board. So, this is the bedroom 1. Which is may mga outlet, may mga switches na po. And, meron kang
mga ventilation ah. So kung tingnan niyo yung kapal no ng panel natin, yung isang dangkal. So makakapal yung ating mga panels. And yan lang yung highway, guys. Yan po. So this area po is highway. So nasa 40 minutes to 45 minutes nang papuntang Naiya po ito. General Trias po ito, guys. So this is bedroom 1. The another one, this is the bedroom 2. Oh, mas okay to. Mas, bakit mas mugan, mas mura-mura to? Pero maganda layout ng bahay niya. No? Actually, mayroon tayong available na 3.9, isang unit po. So, this is bedroom 2. Mayroon ka na rin outlet. May mga switches na siya. Okay. Diba? Tapos may hallway ka dito. Oh. Then, check natin yung master's bedroom. Sa master's bedroom, mayroon kang balcony. Nakakapagtaka kasi sa lahat ng mga bahay, ito lang yung mayroong balcony. Then the rest, wala. Then this is the master's bedroom. May sarili kang toilet. Oh, mas okay to. Tapos, meron kang balcony here. Look at this. So, kaya pala medyo mabili to. Kasi maganda ang layout niya. So, this is master's bedroom. Kasi isang king size. At saka dito guys, may sliding door. No, ayan. Alright. So, yun yung mga nakatayong mga bahay ngayon. So, kasi pre-selling pa lang po ito. Wala pa pong nakatara dito. So, mabilis lang talaga siyang nabibenta. At saka, pag-ibig financing, deferred, at saka cash term. Okay, question and answer portion. So, this house po, ito yung pinakamaliit natin na bahay dito po sa Riverlane Trail. So, this right model house. So, it has 4 rooms. No, sa itaas, meron kang 3 rooms. May dalawang CR. Doon sa ibaba, meron kang isang room. May quarter din, isang CR. May living area and the dining area. Then sa likod, meron kang service area. And meron kang septic tank, which is your parking area naman. So, ito, ginagawa po ito ng 8 months. Kapag po, ang term natin is deferred payment. So, ibig sabihin, bibili natin yung property ng no interest as is where is po. Deferred payment, babayaran nyo yung property ng 3 years no interest. Ang tanong, kailan gagawin yung bahay namin? Gagawin namin yung bahay nyo kapag nabayaran nyo siya ng buo. So, upon receive the full payment ng property, then start tayo ng construction. Construction nito guys is 8 months. Alright, 8 months pa ito guys ginagawa. Ito mga bahay dito. So, ang transfer ng title, hindi pa po kasali no, kapag deferred payment. So, kukumpitan tayo ng office kung magkano po ang makukosting natin sa transfer title. Pero yung house and the lot, nasa 3.9 isang unit. Then the rest po, nasa 4.2, 4.3, 4.4 hanggang 4.5. 4.5 kasi 120 na yung lote niya. Kapag po pag-ibig financing, kapag pag-ibig financing, ang down payment, ang equity natin dito is nasa 1.2 hanggang 1.7. Equity natin payable for 30 months. Kapag pag-ibig financing, dapat ang income natin dito nasa 70,000. 60,000, ayan, pwede na po. 65,000, pwede na siya. Then, ang equity nito, payable for 30 months. Then, ang month nito nasa 58,000 per month. Okay, ang tanong, kailan gagawin yung bahay kapag pag-ibig financing? Ha? Gagawin natin yung bahay nyo kapag pag-ibig financing, kapag 30 months to pay ang down payment, on the 22 months na nagpabayad kayo ng equity, start na tayo ng processing na building permit for the house construction na tayo. Kasi, kailangan po pagkatapos ng down, kasi check ICCI na siya ng pag-ibig, para pag lumabas na ba yung loan proceeds, and LOG and loan proceeds from the bank, then schedule tayo ng house inspection, then turnover na tayo. Hindi katulad sa deferred payment na kailangan mabuo niyo po ang babayaran. Pero what makes this different, kasi maganda yung bahay na ito, although ito ang pinakamaliit, pero ang layout niya maganda at saka mas mura siya. Pero kung if you want, kasi itong mga ibang mga po, kasi later on, no, once na nakalipat na kayo dyan, pwede naman po kayong magpa-modify. Ibig sabihin, pwede nyo pong i-extend. Basta magsasubmit lang kayo lagi ng plano. Yung ating mga roofings is mga long span. And then, yung ating po mga bintana, no, mga salamin na po siya, sliding door. Ganito na po yung actual turnover natin. Right, so once again, my name is Rey Millada. At kung nagustuhan nyo po yung video na ito, so please don't forget to hit like and subscribe in my YouTube channel. Thank you so much guys and God bless us all. See you in my next video.